mga kabuwig, itong pagpasok na ito dito sa papuntang ito ng Santa Catalina, eh makikita niyo naman dito puro yung mga mountain view. Hindi yung kwan, mountain view. Resort. Ang makikita natin. Puro kagubatan. Na napakasarap sa paningin. Dahil siya puro green. Yan. Yan ang mga kabuwig. Ito na lang. Ito na lang portion na ito. Ang medyo kondito. Rough road. Ito na lang. Siguro mga ilan to? Konti lang. Mga wala pong 100 meters. O, mga 15 meters. Kasi ito daw ay parang private road to. Private property. Kaya hindi mapagawa. Pero pagkakayot dito, yan o. Konkreto na uli siya. Mga kabuwig, bago kami pumasok sa falls ay kami mag-re-register muna dito. Nandito po mga taga Santa Catalina din po ito. Ayun po, masisipag na mamamayan po ng Santa Catalina. Ayun po, nandito po sila. Apo, yan, mga trekker guide po pala sila. Sila po yung nag-guide sa mga pumapasok po ng Bantakay. Ayan. Apo. Ay, sino po nga rin ka guide? Si Kario. Apo yan, nandito po sila. So lahat po ng pumapasok dito, mga kabuwig, eh, kung po, ginaguide po nila para hindi po sila maligaw sa loob. May naghahanap ng view ng 80. Mataas. Mga kabuwig, meron kaming pupuntahang isang lugar dito sa Katimonan na ayaw ko, siguro ngayon ko lang ito makikita. May titignan kaming kuweba, yun lang ang ngayon pala ako makakakita, kaya medyo excited din ako kung tingnan siya. Yun, madami daw dito kuweba, pero isa-isa natin silang i-explore at papasukin para kwan, makita natin. Mga kabuwig, antabay lang po kayo. Ipapakita namin sa inyo ang ganda ng Atimonan, Quezon. So yun mga kabuwig, oh, meron dito isang mini resort. Ayun, oh. Saan pinupuntahan din ng mga tao. Maganda yung falls yun, oh, yung buhangin. Ayun, oh, mga kabuwig. Nandito kami sa isang part ng gubat na ito. Saan hindi dito sa Bantakay Falls. Lagatag ang pangalan ng lugar. Yan, may mga isda sa lugar na ito. Makikita natin mga kabuwig na diretso ang lagaslas ng tubig na papunta din ito sa ilog. Yan. Makasama si Kaloki, si Kalbo, si yun, Tito Aye, Kuya Karyo, at saka yung bago namin, si Kuya Busyo. Shout out sa asawa ko na sa Boracay! Wow! Yun. So, kita natin yung mga batong yan, mga kabuwig, oh. Dami, lalaki ng bato. So, yun, oh, mga kabuwig. Ang way papunta dun sa kuweba. Medyo mataas, matarik, mabato. Pero kaya natin yan. So mga kabuwig, kailangan nating kunin yan. Akit din pa yung mga bato-batong yan. Ayun na, ang ating mga kasama, nasa taas na. Oh, yan, tingnan nyo naman. Oo. Si Kuya Boss na iwan sa baba. At masyadong madulas ang mga bato. Ayan o. Taas, malapit na tayo sa pupunta nating kuweba. Pero sana mga kabuwig, maging sulit yung pagod natin pagdating natin doon sa kuweba. Kaya mga kabuwig, nasa bunganga na po kami ng kuweba. Ayun. Ayun, bago nga po kami pumunta dito, humingi naman po kami ng permiso. Yeah, sa ganito pong gubat, isa sa makikita natin ay ito. Ang tawag po dito ay Bayuko, ano Kuya Karya? Bayuko. Wow! So, isa po siyang klase ng suso na masarap daw pong
parang Bicol Express ang luto. Maligat. Para daw pong balun-balunan ng manok. Yun. Ay, ang nakita lang po natin ay shell, wala yung laman. Ng ano. So sa ganitong lugar po, kailangan din lang nating magpaalam. Siyempre, naniniwala din naman po tayo doon sa mga nagbabantay. Stalaktay ito. So pagka tinamaan talaga siya ng ilaw mga kabuwig, ay kumikintab po siya, kumikinang. Kabuwig na kami lumalakbay dito sa loob ng kwan. Kuweba. Ayan, nakuha siya ng kwan. Tingnan niyo ito mga kabuwig oh. Yan yung patak ng tubig na magsisimulang stalactite. Tapos ang ganda ng kanyang bato. Ayan oh. Tayo sa ating mga kasama. Iba yung kwan. Kulay ng bato dito sa loob ng kwan pala. Ng kweba. Ah, malamig yung bato. Ayan o. Ayan sila. Ito yung mga bato, mga kabuwig. Ito sa loob. Ganda. Wow! Diba o? Oh, ang ganda. Tingnan nyo. Ayan mga. So yan o. Mga kabuwig o. Ang stalactite. Ang ganda. Ayan. Ito. Tingnan nyo mga. Mga kabuwig oh, daang taon mga kabuwig bago mabuo yan. Yan oh, mga naglawig na yan. Napakaganda. Ito. Ito mga kabuwig yung kanak. May mga tumutulo pa oh. Ang ganda. Ayan oh. So yun palang dinaanan natin mga kabuwig. Oy, stalactite na yan. Ayan o. May kwan. May kabag. Dito tayo sa kabilang to. May mga tumutulo pang tubig. Ayan o. Ang ganda. Kaya mga kabuwig, pinilit naming pumunta. Kasi ito yung gusto naming makita. And ito mga kabuwig ay isa lang sa pinakamadali ditong puntahan. Madami pang mga kuweba daw po dito na mas magaganda pa. Ceiling. Mangha-mangha. Yan naman mga kabuwig sa baba. Ito naman yung mga bato. Yan naman yung mga bato. Yan mga bato naman. Ito ngayon kami sa Bat Cave. Paniki. Napakaganda pa din dito mga kabuhig ng one rock formation. Ayan mga kabuhig ko. Oh.
Nakatuwa kasi ngayon lang po kami nakakita ng ganito. Mabuti nga po pala. Ito ang laki oh. Daang taon mga kabuwig na ito. Ang ganda. Ayun, bayo. Oh. Oh, yun yung anong yun oh. Ito yan o. Yan? Ganda. Ganda ito. Mga kabuwig. So, andito po tayo sa medyo... Yan, maganda. Tingnan nga rin. Napakadilim na po ng lugar na ito. So, makikita natin yung ating... Hindi, yung istalaktay. Ay, istalaktay. Yan, yan. Yan ang first class. Puti-puti o. Makikita po natin yung mga nagkikintangan. Puti, okay, parang yan, pan- yan ay sulit na puti. Pag tinanggal mo yung ganyan, sulit na sulit talaga. Ganda. So, yung puti, eh, yan. Yan. Oo, oh, yan, yan. Kung yan, ating papansin eh, parang paano ko tutupos. Alam mo yung parang nga pinanginaw. Ganda ako. Oh. Pabuwig ay stalactite. Yung kuweba kasi, ah, napapasok siya, siguro naaapakan. Nawawala yung stalagmite. So, mga kabuwig, ipaliwanag lang natin yung stalactite. Mag-base tayo sa stalak. Yung C, yun po yung ibig sabihin, galing ceiling. Si stalactite. So, yung mga nasa bubangganan mga kabuwig na umaangat siya, pag napapatakan ng tubig na galing sa stalactite, yan naman po yung stalagmite. Na ibig sabihin, yung G sa stalag ay ground. So, yan. Mga kabuwig, tingnan ninyo. Kung paano siya nagpo-form. May tubig na tumutulo sa kanya. Yun o. Ito yung mga kabuwig yung tubig. Yun. So yan. Tutulo siya. Papatak siya doon. Hanggang sa mag-form siya. Ayun. Nagpo-form. So, yan po hindi sa madaling kung nabubuo. Yan po yung napakatagal na panahon bago mabuo. Oo. Ganda. Oh. Kamangha-mangha. Mga kabuwig, sa YouTube ko lang nakikita ito. Dati. Yung ano? Stalagmite. Yan. Mga kabuwig, sa YouTube ko lang dati ito nakikita. Ngayon po, napakaganda. Ganda rito. Ito, tingnan niyo po ito. Oo. Yan. Ito kaya eh, kahit dito ko magtago sa tabi na rin, okay. Ayan, ito po mga kabuwig ang stalagmite. May mga instances na nag-mimit sila sa gitna sa tagal ng panahon na bubuo nila. Yan o. Oh. Yan o. Oh. O, yan o. Stalagmite, ang ganda. Ano po, ating pagkaani, maganda po siguro magiging huyo nitong isang ito. Parang nakikinita ko na eh. O yung magiging itsura niya. Yung isang yan, nabubuo mga kabuwi ko, ang ganda. Ay, kaya, sa pang-islapan yung ano pag... Oh, katuwa. Sa taas. Ito pala yung ganito pala yung stalactite. Oh, ganda. Wow! Ito. Parang paa ng octopus. Malamig ah. Malamig. Parang yelo. Malamig ang tubig. Ito mas malaw ang tubig na kamit. Gamot. Yan. 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 Natulo din yan. Ganda oh. Ayan po, ayan, ayan mga kabuwig o. Oh. Ito yung puti mga kabuwig o. Oh. Yung toto doon. Ayan o. Oh. Ganda. Para kung nasa isang mansion na puno ng mga porcelana. Oh.
Yung mga isa, totoo yun mo yan. Yun o, ang ganda. Yan, hindi na po pinulit. Naku, pinulit. Oo. Ating ihikupan sa tourism. Oo. Ang ganda, di ba? Yan, magandang umaga po ulit mga kabuwig. So makikita po natin napakaganda. So ang nagiging problema lang po natin dito, makikita natin may mga salaula. Pinuputol. So, pinuputol nila. Hindi ko po alam kung anong ginagawa kaya kayo sa mga anong ganda. Ilalagay sa tubig, yung parang pang filter. Para doon lamang, isamantalang may nabibili naman tayong water filter. So bakit yung daan-daan taon bago mabuo, ang kailangan nilang perwisyuhin? So yan, makikita natin. Siguro dapat tourism ng ano? Atimonan. Tourism ng Atimonan, magtalaga ng mga tao doon sa labas ng kuweba para bantay nila yung mga pumapasok. At nang hindi nasasalaula yung mga gantong kagagandang lugar. Sayang ang ganda oh. Tama, pre. Nagsisimula pa lang. Yan. Kung ito'y hindi laan din naman taon ah. Oh. Abay. Yung para tayo yung mga altar ng namin ito ay isang tingnan niyo naman. Maganda naman. Magandang tanghali po. Grabe, sisirain lang. Napasenda sa inyong pangalaga. Para po, kaya po namin ito ginaganto para po mapangalagaan. Tingnan niyo naman po. Ang ganda. Sulit na sulit ang hirap. Ang ganda ito. Ang ganda. Tingnan niyo naman yung ceiling na yun. Ito, atam mo, sinira lang nila. Oh, grabe, pinuputol. Huwag naman. Huwag naman po. Ito mga kabuwig, bago nagsisimula pa. Yan o. Pero yan. Hindi bago nagsisimula. Ilang taon na din eh. Baka hindi na dadalawampung taon yan. And yun mga kabuwig na sinasabi ko kanina. Yan mga kabuwig. May mga nagmi-meet up na siya. Taon na magtatagpo. Magtatagpo siya. Pinuputol na itong ganito. Ito eh, nakapatong sa ganito yan. Oo, yan mga yan. Pinuputol lang nila, sayang. So mga kabuwig, wag naman. Kasi yaman ang atin pong kalikasan ng mga ito. First class yan. Yaman pong kalikasan. Ito na natutuluan ng may lupa. Ito. Huwag po natin sirain. Atin pong pangalagaan. Ang ganda. Yun, ang ganda. Ayan, pag naku, pag gini, pinuto lang yung dulo, tamo, hiniwaan. Naku, namatay na. Kabuwig, Patay na. Hiniwaan. Yan, kinuha yan. Kinuha, Nakakakilabot, ang ganda. Mayroon palang ano nito, kinubuha na. Grabe. Kabuwig, ganito siya. Yan, pag may ilaw tayo, ganyan kaliwanag. Pero pag pinatay natin ng ilaw, wala talaga. Total darkness. Yan, sana sabi ni Willie Gat, kinasaan ng liwanag. Yun nga mga kabuwig, at kasalukuyang kami nakalabas na ng bunganga nitong aming pinuntahan na kuweba, na talaga namang sulit na sulit yung aming naging pagod. At talagang napaka saya at napaka kontento namin na kasi ngayon nga lang kami nakakita nung ganung stalactite tsaka stalagmite na ganung kagaganda. Pagpasok ba lang dito kanina mga kabuwig, natutuwa na ako na nakakita ko ng mga ganito. Pero dun nga pala sa loob ay talagang napakaganda at talagang kamangha-mangha. So, kami nagpapasalamat sa aming tour guide, trekker guide, si Kuya Karyo. Dahil parang may pinuno siyang pagkukulang sa aming mga buhay nung makikita namin ang mga ganitong kagagandang tanawin dito sa Atimonan, Quezon. And yun, mga kabuwig, kung kayo maligaw dito, hanapin niyo si Kuya Karyo at itutor niya kayo dito uli. Yun nga lang, ang aming bilin, huwag naman sirain. Si Kuya Karyo, yun po, si Kuya Karyo. Si Kuya Karyo, ang ating kasama, iyan. Okay. At si Tito Ayi. Si Kaalbo. At mga kabuwig, kami po ibababa muna ngayon.
Bababa na kami. Let's go. So, yan mga kabuwig. Ayon po sa ating tour guide kay Kuya Karyo. Yan, ito daw po iginugulay. Masarap daw po ito sa mga yung bangus. Yung, kumbaga yung mga may sabaw. Ito yung talbos daw po nito. Tayo titingin. Re. Yan. Ito. Kumbaga po'y parang gabi din. Kaya lang, mahirap pong kunin ito. Kasi ang tawag daw po dito ay duka lang. Kaya hindi mo po siya malalapitan. Kasi baka pag ano, oh, teka, duka lang. Yan. Kaya mahirap pong ano, duka lang. Para po siyang gabi. Mga kabuwig, nanampalasa na mga kabuwig. So yun nga po, sabi natin, huwag nating tatampalasanin yung nasa loob ng kuweba. Ito nasa labas. Itong Juan, gabi, ito naman po ay pagka nakuha natin, tutubo uli ito. Tayo naman po yung nahingilan na kaunti. Humingi tayo ng kaunti sa may-ari. At yan po yung gugulayan uli natin pag uwi. Mga tanim po ni Kuya Karyo yan eh. Uy, pawis na naman. Ito po yung mga pawis na hinahanap natin dito, hindi natin makita sa atin sa bayan. Ay pag din eh, talaga naman, ay walang jo. Hitek sa pawis, ang mga kabuwig. Hitek sa pawis, sa pangunguha ng gabi. Hitek sa I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. From town to town, from London to Taiwan, I've been.